Magandang araw po sa lahat. What a beautiful day today. It's me again, ang inyong Ate Mai, and welcome back dito sa aking channel. So ngayong araw na ito ay mai-share po ako sa inyo isang napakagandang pampaswerte na kung gagawin niyo ito ha, ito ay para sa mga naniniwala lang. Kung hindi po kayo naniniwala, huwag niyo na pong panoorin ang aking video. Skip niyo na lang yan at maghanap na lang kayo ng ibang mga video na gusto niyong panoorin. At kung ikaw ay naniniwala, kung ito ay nangyari sa akin, nagdulot sa akin ng magandang resulta at sa ibang tao na gumawa nito, maaari din at posibleng magdulot din ito ng magandang resulta or magandang swerte sa iyo. Ngunit bago ako magpatuloy, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat. Siyempre, sa palagi niyong panonood dito sa aking mga video, at kung kayo po ay bago dito sa aking channel, huwag niyo pong kalilimutan na pindutin ang subscribe button, ganoon din ang bell button, para lagi kayong updated sa mga bagong upload ko. At itong aking ibabahaging ito ay magsisilbing gabay po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Wala pong masama kung ating susubukan, walang mawawala sa atin kung ating gagawin. Ang hangad ko lang ay makapagdulot po talaga ito ng magandang swerte sa inyo once na ginawa nyo po itong aking pampaswerte na ituturo sa inyo. Gamit po ang kape. So any kind ng kape na meron kayo dyan sa inyong bahay, purong kape man yan or 3-in-1 man yan, ay pwede nyong gamitin dito sa ating pampaswerte na ito. Alam nyo ba, napaka-easy lang po, napakagandang gawin ito pagkagising nyo sa umaga. Alam ko na ang iba sa inyo ay mahilig uminom ng kape sa umaga, katulad ko po. Talagang hindi kompleto ang araw ko kung hindi ako iinom ng kape. At kapag ako ay gumagawa ng kape sa umaga, kapag nakikita ko itong bulang ito, talaga namang hindi ko sinasayang ang pagkakataon na kuhanin agad ito at mag-wish agad ako. So, ituturo ko po sa inyo kung paano natin gagawin ang pampaswerte na ito gamit po ang kape. Ipapakita ko po yan sa inyo. Let's watch. Good morning everyone! At nakikita nyo naman, ayan, nag-ready na po ako diyan ng kape sa aking tasa. It's a beautiful day, so kailangan magkakape tayo, ano? At titingnan natin yung bulan ng kape. Ipapakita ko po sa inyo kung paano nyo gagawin yung pampaswerte na itinuro ko sa inyo. So, nagpakulo na rin po ako ng tubig. Kukuhanin natin ang tubig na mainit. Ilalagay po natin ito dito sa kape. Sa may tasa po. Hindi po pala sa kape. Sa may tasa natin to lalagay. At makikita nyo naman, may nakikita kayong mga bula. So, haluin lang po natin ng konti yan para naman yan ay mag-mix. Ayan. At kapag nahalo nyo po yan, makikita nyo po itong mga bulang ito. Ayan, pinapakita ko sa inyo. Ayan, huwag nyo sayangin ang pagkakataon na ito ay inyong kainin. Ayan, mag-wish po kayo habang ito ay inuutay-utay nyong kuhanin dito sa tasa. Habang hindi pa ito pumuputok, ay inyo agad kuhanin. At inyong kainin, sabay magwi-wish po kayo at sabihin nyo na may darating na biyaya sa akin, magkakapera ako. Iyan po yung inyong mga sasabihin na wishes, iisipin na wishes para iyan ay ipagkaloob po sa inyo. So, iyan lang po ang napakasimpleng gagawin nyo dito sa tinutukoy kong pampaswerte sa kape. So, kita nyo naman, ang sarap pong magkape sa umaga. Kaya, have a nice day everyone! Hari nawa ay makapagdulot ito sa inyo ng magandang swerte. At nakita niyo naman kung paano ko ginawa ang ating pampaswerte gamit ang bula ng kape. So, kahit anumang kape na iniinom niyo dyan, basta't makitaan niyo po ito ng bula, huwag niyo pong aksayahin ang pagkakataon na ito ay kuhanin at namnamin at mag-wish po tayo. Dahil alam niyo ba ang idudulot niyan sa inyo? Hindi inaasahang biyaya na ipagkakaloob sa inyo. Yung tipong wala ka namang alam na may darating sa iyong biyaya, bigla na lang na may dumarating. Iyan po ang pwedeng idulot ng pampaswerteng iyan na inyong ginawa. At syempre naman, hindi naman ibig sabihin na sinabi kong kapag ginawa nyo agad yan, ay talagang ora mismo ay may darating agad sa inyo na biyaya. Kailangan po, tiyaga po ang paggagawa niyan. Araw-araw, kung kaya nyo pong gawin na palaging kuhanin ang bula ng kape, ay inyo pong inumin agad upang
ito ay hindi na pumutok agad at mag-wish po agad kayo. Kailangan tiyaga po ang paggagawa niyan. Araw-araw po ninyong gawin at makikita niyo po ang resulta niyan sa mga darating na araw. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, kung ito ay umepekto sa akin, once na ito ay ginawa ko, posible po na umepekto din po ito sa inyo. May magandang biyaya din po na dumating sa inyo, maliit man o malaki. Iyan ay dahil sa may ginawa kayong pampaswerte at ito nga ay ang pampaswerte gamit ang kape. At wala din pong limit ang paggagawa niyan. Every time na kayo ay magkakape at may bula, palagi niyong kainin or inumin at mag-wish po kayo. So, iyan lang po ay isa sa pamamaraan na pwede natin gawin sa pamamagitan po ng kape, tayo ay saswertihin. At ang pangalawa naman na ituturo ko sa inyo gamit po ang kape. Ito naman ay isa sa mga pamamaraan o ritual na pwede nyong gawin. Halimbawa, mayroon kayong isang tao na gusto nyong mamiss kayo, na palagi kayong isipin, na hindi siya makatulog at maisip kayo. So, ganito po ang gagawin nyo. Huwag nyo po itong gagawin sa masamang intention. Kailangan po sa mabuti lang. Ano po? So, ang gagawin nyo po is kumuha po kayo ng picture ng taong inyong gustong patungkulan ng ritual na ito. Kumuha po kayo ng bawang, balatan nyo po ang bawang, ikis-kis nyo po ang bawang sa buong picture. At pagkatapos nyon ay budburan nyo rin po ng kape. At kapag nagawa nyo po iyon, inyo pong tupiin ang picture kahit ilang beses po basta ito ay paharap sa inyo or papasok sa inyo kapag ito ay inyong tinupi. At ito po ay ilalagay nyo sa isang lugar na hindi makikita ng lahat. Itago nyo lang po iyan dyan. Ang epekto po nito ay mangyayari sa mga darating na araw, utay-utay po. Itong mangyayari sa taong inyong patutungkulan na hindi siya makakatulog at palagi niya po kayong iisipin. So, iyan po ay isang pamamaraan na pwede nyong gawin kung ang isang tao ay ayaw nyong patulugin at gusto nyong palagi kayo ang naiisip niya. At mas maganda rin po kapag ginawa nyo po yan habang binubudbud nyo po ang bawang at ang kape, kailangan nag-wish po kayo kung anong gusto nyong mangyari sa taong inyong ginagawa ng ritual na yan. At paalala, ang paggagawa po ng ritual na ito ay hindi po para sa masamang intensyon, para hindi po ito magdulot ng masamang balik sa inyo. Kailangan, every time na tayo ay gagawa ng mga ritual, kailangan naman po ay sa mabuting intensyon. Para ito ay makapagdulot talaga agad ng mabisang epekto at magandang resulta sa inyo. So, iyan lang po ang dalawang pamamaraan na gusto kong i-share sa inyo ngayong araw na ito. And I hope naman na kung gagawin nyo dyan, ay talaga namang makapagdulot sa inyo ng magandang resulta at bonggang swerte. Ayan. And bago po ako magtapos dito sa aking ibinahagi sa inyo, gusto ko po muna mag-shoutout at sha-shoutout po natin ang ating mga kaibigan dyan na sina Clarita Luwiagan, Daisy Mojal, Alma Okias, Malu de la Cruz from Australia, hello po sa inyo, Helen Paquera, Nila Nicolas from Australia, Victoria, hello po sa inyo dyan, and sinishoutout ko rin si Charity Cabral, Milagros Naval from Belgium, hello po, Max Nova from Cyprus, hello po sa inyo, Dulce Juanita Gabuni, at ang kahuli-hulihan po ay si Regine Nailes. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat, sa palagi niyong panonood. At sana naman, na kapag ginagawa niyo ang lahat ng mga ibinabahagi kong ito, ay makatulong po sa inyo at makapagdulot ng magandang resulta. Ano po? So, dito ko na po tatapusin ang aking sharing na ito. At kung nagustuhan niyo po ang aking video ngayong araw na to, please don't forget to give me a like. And I hope magkita-kita po tayong muli hanggang sa mga susunod kong video. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone. Bye-bye po.